nagsimula kayo magtrabaho dito sa Feng Shui, wala bang ilangan? Coming from, you know, that incident in your life. Wala. Pero in fairness kasi, we weren't supposed to know each other well. So on purpose, hindi kami nagtotalk nung start. Okay. Kasi parang we were strangers to each other. So para may pagka-method siya talaga, boy. He lives the role. So nung start na dapat di niya ako masyadong kilala, di niya ako pinapansin. Even off-cam, di niya ako pinapansin. What's your side of the story? Yes. Pero totoong buhay talaga. Hindi ka rin, syempre, sabi ko nga, marami na kaming pinagdaanan ni Ate Kris. Sabi ko nga, nung dati magkasama kami sa soap opera, nagkaroon ng misunderstanding, tampuhan, and then again, naging okay. Nagkasama kami sa Indigo na Noy. And then after that, ngayon nagkasama ulit kami sa movie. Pag nakikita ko si Ate Kris, sabi ko, nahihiya ako eh. Kasi may respeto, tapos hindi ko alam kung paano siya i-approach. And then later on, sabi ko nga, nung nagiging kampante na ako sa kanya, baliktad na. Pag dumarating ako sa set, siya laging hinahanap ko si Ate Kris. Kasi po ako pumupunta sa place niya kasi hindi siya nagtitente. Nandun lang siya sa tabi ng banyo eh. Kami ni Mami Pai, kami nakikipagkwentuhan sa kanya. And then sobrang relax. And sabi ko nga siguro kung bakit naging, kahit mahirap yung proyekto, naging smooth para sa amin dahil masaya kami lahat na nagtatrabaho. Walang nag-ego, I guess. That was the main thing also. And then yung ano, I think also, I have a newfound respect for him talaga. Kasi dream natin yun, di ba boy, na maging masinop at kuripot sa pera. Kasi ang galing-galing niya mag-save. Pati nung ini-interview ko sa Aquino na Buna, yun ang aking off-camera. Oo, di ba? Paano mo ginagawa? Dapat matuto tayo sa kanya. Magtatanong tayo. Sige. Kasi ang galing talaga niya. Curious naman ako, Ate Kris, kasi yung role nyo, sabi nyo, dapat talagang aloof kayo sa isa't isa. Hindi kayo nagpapansin. Joy at Lester, no? Yes. Bakit? Ano bang role mo and si Ate Kris? Anong magiging relationship? Muna, hindi kami magkakilala. Ha? Sabi ko nga ako, bilang yung character ko, dahil gusto kong iahon yung pamilya ko, yung nanay ko, ialis ko siya dun sa, kasi lugar namin, Tito Boy, talagang ano, kumbaga binaha kami ng undoy eh. Ang pangarap ko, maialis ko siya dun, maiahon ko sa buhay yung pamilya ko. And then, ginawa ko ang lahat, hanggang sa may nakuha ko, kumbaga parang hanggang sa racket, sa diskarte, may isang bagay ako na kinuha, which is yung bagwa na hindi naman akin. Ninakaw ko siya, and at the same time, dala ng na curious ako, sinilip ko siya. And then, yung sinilip ko siya, doon na nag-start yung swerte. Ang kinagandaan naman nun, nagsalubong yung kwento namin dahil yung stepfather ko, na isa sa mga swerte na dumarating sa buhay ko, ang nangyari, si Ate Kris ang nag-aahente ng bahay na tinira namin. I sold the house. Okay. And then, when I first see him, sabi ko, oh my God, biggest nightmare of my life. Bakit nandyan yan? Yung bagwa. Yes. Okay. So yun. Nag-cross the bagwa found a way of bringing us together. Okay. Ipaubayan na natin sa pelikula dahil yun, doon na magsisimula yung adventure na bagwa. Okay. Ano yung reaction? Noong mga nakaraang taon na lumabas yung hula na ikaw magiging ama sa ipagbubuntis si ni Kris Aquino. Narinig mo yun? Opo. Actually, kahit ako natatawa, syempre sabi ko nga yung respeto ko kay Ate Kris, sabi ko, parang kong kapatid yan eh. And then syempre, kahit nahiya ako sa Aquino family na ba't nagkakaroon na gano'ng issue. Pero sabi ko nga, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang pananaw, alam mo naman sa trabaho. Okay, oh my God, pero 4 years na, di ba? Bating average na nasira na dahil sa amin. At least, bongga. Oh, eh, hindi naman yan 100%. Nakakatuwa lamang. May take this opportunity to invite everybody. Yes. Napakalaking karangalan ang binigay ni Coco Martin sa Kris TV dahil for the first and only time exclusively on Kris TV. Ibinahagi niya sa atin yung pinagpagura niya, talaga pinagsipagan niyang tahanan na tinayo para sa buong pamilya nila. So, sa sobrang laki ng bahay, boy, from Monday to Friday ang airing. Grabe! Tapos itagpo ako after the taping dahil para maikot namin yung whole house. It took almost 5 hours Grabe. To make ikot the house. Ganun siya kabongga. Pero boy, it's a testament talaga to the realization that dreams do come true. That's and true. Hard sabi work. Ko, na hindi, kasi syempre, di ba, pwede kang mangarap. Pero kung wala naman yung talent sa'yo, wala yung pagpupursige and wala yung tamang timing. And siguro, God's grace, you have to see he has such a beautiful chapel. Oh. Isa sa pinakamagandang prayer room na nakita ko sa buong buhay ko na sa bahay niya. So ito'y buhay at bahay ni Coco Martin.